live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, isang nang ganap na super typhoon ang Bagyong Leon na kasalukuyang tinutumbok ang extreme northern Luzon. Yan, kitang-kita sa satellite image ang mata ng napakalakas na bagyo at papalapit na sa bahagi ng Batanes, kung saan nakataas na ngayon ang signal number 4. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malakas na alimpuyon ang hangin, ulan at naglalakihang alon ang humahampas sa Batanes dahil sa Bagyong Leon na unti-unting lumalapit sa probinsya. Sa Cagayan naman, banta ng daluyong o storm surge ang pinangangambahan, kaya balik evacuation center ang daang-daang residente. Apel lang ngayon ang lokal na pamahalaan, tulong dahil hindi pa nakakabangon ang marami sa nagdaang Bagyong Christine. At live mula sa Gonzaga, Cagayan, nakatutok si Jonathan Anda. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, signal number 3 kami ngayon dito sa Gonzaga, Cagayan. Pabugso-bugso ang ulan. Pero hindi ganon kalakas. Ang malakas dito yung hangin at yung hampas ng alon. Pero doon sa Batanes, signal number 4 na po. Ito po ay papakita po namin yung video ng lighthouse. Nakita ang malakas na hampas ng alon. Hangin daw ang kalaban nila roon ngayon, sabi ni Governor Marilu Cayco. Tuloy-tuloy man daw kasi ang buhos ng ulan ay hindi naman ito ganon kalakas. For the first time, sabi ni Governor, ngayon lang umabot sa 100 pamilya ang nagpunta sa kanilang evacuation center. Sa ngayon, paubos na raw ang family food packs nila roon. Kaya nananawagan ng gobernadora na pagkatapos ng bagyo ay mapadalan sila ng C-130 plane na may kargang mga pagkain. Dali-dali ni rescue ang mga residente sa tabing dagat ng bayan ng Gonzaga sa Cagayan kasagsagan ng Super Typhoon Leon ngayong hapon. Pinasok na kasi ng storm surge o tubig dagat ang mga bahay nila. Ma'am, ba't ngayon lang po kayo lumikas? Kasi umapaw na yung tubig dagat, sir. Ngayon lang po ba nangyari yan? Umabot dito yung dagat sa bahay ninyo? Opo, sir. Actually, isang pamilya lang dapat yung target i-rescue ng mga rescuer dito. Pero nagulat sila, pagdating nila dito, yung tubig umabot na. Tubig dagat po ito, pumasok sa mga bahay at yung mga residente, pinapara sila, nagpapa-rescue para ilikas na mula po rito sa banta ng storm surge. Malaki ang tsansa pong tataas pa, sir. Kasi ang projection po is from 2 to 4 meters ang taas. Well, dapat noon pa po na-evacuate sila, no? Kasi mahirap na pong mag-evacuate ng gabi. Pero may ilang residente na ayaw lumikas. Sir, ba't ayaw nyo pong lumikas po? Eh, pero ba't ayaw nyo po umalis? Yung mga gamit pa, sir, hindi pa naayaw. Para mailabas ang storm surge, sinira na ng mga residente ang kanilang bakol. Ang magsasaka namang si Esper, lakas loob na nagsasaka pa rin kahit may super typhoon. Sayang aniya ang 700 pesos na arawang sahod niya sa pag-ooperate ng traktora. Kasi hindi kami mag-ano dito, wala kami naman kaming kan. Walang pagkakitaan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman, sir. Ganito naman parati. Hindi naman bumuhos si Typhoon Leon ng maraming tubig sa Region 2. So itong swelling ng Cagayan River ay paunti-unti lang. Kayang-kayang niya absorb ng Cagayan River anumang tubig na bumaba from upstream provinces. Sa dami ng mga lumilikas, nagpagamit muli ng mga tents sa gym na ito ng Gonzaga. Sa bayan naman ng Bagaw, balik evacuation center ang mga lumikas noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Tulad ni Jenny, na iniwan muna ang bahay niyang gawa sa magagaan na materyales. Hindi kami masyadong makatulog, sir, kasi malakas ng hangin, sir. Baka mamaya matulog kami, madagaran kami ng kahoy, sir. Sa Tuguegarao City, higit isang linggo nang nasa evacuation center ang mga lumikas sa Bagyong Christine at hindi pa rin makauwi. Uwi na sana kami, pero nung nakita ko yung sitwasyon na ang idilim ng ulap. Kaya hindi na lang muna kami umalis kasi baka mahangin. Kahit dumami ang evacuee, sapat pa sa ngayon ang pagkain at non-food items ng probinsya. Pero matapos ang Bagyong Julian, Christine at ngayon Super Typhoon Leon, ubos na ang calamity fund ng Cagayan.
we will be requesting augmentation to the National DRRM Council. This will be the first time for the province of Cagayan na manghingi ng augmentation for the quick response fund. Sa bayan ng Santa Ana, nakakambal ng ulan ng lakas ng hangin. Makulimlim at halos zero visibility sa lugar. Vicky, sa ngayon ay umakyat na sa 8,000 individual yung mga nagsilikas dito sa probinsya ng Cagayan. Sabi po ng PDRMO, bukas walang pasok sa probinsya ng Cagayan mula kindergarten hanggang grade 12. Public and private schools po yan. Yan munang latest mula rito sa Gonzaga, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Jonathan, hanggang kailan na lang kaya ang itatagal no, ng mga supply sa mga evacuation center dyan, gaya ng pagkain? Dito sa Cagayan, sabi ng PDRMO, ay meron pa naman silang supply ng mga pagkain. Pero doon sa may Batanes, sabi ni Governor Kaiko, 1 to 2 weeks na lang yung stocks nila ng pagkain at kailangan na nila ng additional supply. Actually, merong barko ng Philippine Navy na may dala ng pagkain para sa Batanes. Yun nga lang, inabot ng bagyo, kaya nandun ngayon daw ito, sabi ni Governor, naka-istasyon, nagtitake shelter yung barko doon sa may bandang Ilocos Norte at hindi pa makausad sa Batanes. Kaya ang panawagan niya, sana daw C-130 na yung gamitin pagkatapos ng bagyo para makarating agad yung pagkain doon sa kanila sa Batanes, Vicky. Jonathan, kamusta naman yung supply ng tubig dyan? Tsaka pati kuryente, signal sa cellphone, sa mga gagamit nga, no, Jonathan? Dito sa pwesto ko, Vicky, sa may Gonzaga, Cagayan, eh merong kuryente, meron din tubig at meron din cellphone signal. Pero sa ibang parte ng Cagayan, mayroong mga mayroong brownout dahil nagtrip yung electric line nung nagsusupply dito ng kuryente kaninang umaga. Pero sabi ng PDRMO ay ngayong gabi ay inaasahan nilang magbabalik na ulit yung supply ng kuryente sa buong Cagayan, Vicky. All right. Sige, maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Lubog na nga sa baha, lubog pa sa utang. Ang ilang magsasaka sa Occidental Mindoro dahil sa mga nasirang pananim ng nagdaang bagyong Christine at hindi pa man nakakabangon. Bagong kalbaryo ang epekto ng bagyong Leon. Mula sa bayan ng Mamburao, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, milyon-milyon nga ang pinsala sa agrikultura dito sa Occidental Mindoro dahil sa bagyong Christine. Pero dahil hanggang ngayon ay maulan pa rin, mukhang yung ilang magsasaka natin ay wala na talagang aanihin. Zero visibility sa National Highway sa Occidental Mindoro kaninang tanghali sa lakas ng ulang dala ng bagyong Leon. Bagamat nasa hilagang Luzon na ang bagyo, hagip pa rin ang probinsya ng kaulapang dala nito na nagpapaulan sa kanila ngayon. Kaya naman ang mga magsasakang ito sa bayan ng Santa Cruz naghahabol na anihin ang kanilang pananim. Pinatalian para tumayo, para hindi magsibol, para mapakinabangan pa po yung bunga. Noong kalagitnaan pa raw ng Oktubre dapat nila ito nagawa kung hindi lang tumama ang bagyong Christine. Pag mahaba na yan, hindi na pwede. Ito po pwede pa to yung ganito. Tatlong ektarya, kalahating ektarya. Kalahati nung tatlo! Isa't kalahating ektarya rin. Oo, ayan. Ito, itong nangyari dito sa palayan nila, kalahati daw nung tatlong ektarya yung nasira dahil dun sa bagyong Christine. So, usually mga 100 kaban yun para dun sa isang ektarya. Pero ngayon, sila medyo swerte pa yung kalahati kasi yung iba parang 20 hanggang 30 kaban na lang daw yung maha-harvest nila mula dun sa isang buong ektarya. Pero ang kinalulungkot nga ng mga magsasaka na nakausap natin kanina rin ay taon-taon na lang daw naapektuhan ng mga bagyo yung pananim nila. Sa kabilang palayan, buong araw rin ang paggagapas ng mga magsasaka. Taon-taon ho ito? Sigurati naman yung hindi nadapa, maraming mali. Kami nadapa lahat, wala na. Masipag ka, wala na, tatama rin na. Subukan ulit umutang pagbuka na, maani lahat. Pero kung sila may munting pag-asa ng aanihin, ang iba gaya ni Adeliza, naghihintay pa rin. O, hindi na po tumigil yung ulan. Tumigil man po ng isang araw, ay lubog pa rin po sa tubig. Pumunta kanina yung asawa ko doon, may itim na po yung ilalim eh. Tapos may part na po na maasim na yung palay.
Ang kapatid ni Adeliza, nakapag-ani na pero problema naman ang pagpapatuyo sa mga ito dahil panay ang ulan. Kaya heto, tinakpan muna ng trapal sa kalsada gaya ng ibang magsasaka. Ngayon lang daw ito naranasan nila Adeliza sa 25 taon na pagsasaka. Ang 100,000 pisong puhunan, mukhang pinadapa na rin daw ng nagdaang bagyo. Inaasahan po namin na panggastos namin sa aming anak. Eh, sabi ko nga po, hindi pa kami nakakaani. Mangungutang na naman uli para pang-umpisa kung mayroon pa pong magpapautang. Marami pa rin kaming kababayang magsasaka ang talagang lubhang naapektuhan nito sapagkat hindi man kami binaha ng todo pero maraming palay nila ang nabasa, ang dumapa, ang tumumba. So marami rin nag-ani na hindi naman makatuyo. So kaya napakalaki ang kabuuan na pinsala na sa ngayon ay nakitala namin sa agrikultura ay umaabot na ng 165 million mahigit. Mel, sa ngayon tumila na yung ulan dito sa bahagi ng Mamburao pero naka-standby pa rin yung lokal na pamahalaan sakaling sumama pa ang lagay ng panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marv Gonzalez. Ang pinakahuling update sa Super Bagyong Leon, alamin na natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, patuloy pong maging handa at alerto sa Super Typhoon Leon. Nakataas na ngayon ang signal number 4, dyan po yan sa Batanes, kung saan mararamdaman po yung pinakamatinding hangin na dala po ng bagyo na ayon po sa PAGASA, abot po yan sa 118 hanggang sa 184 kilometers per hour kapag ganito po kataas ang babala. Signal number 3 naman, dyan po yan sa eastern portion ng Babuyan Islands, kasama rin ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2, sa natitirang bahagi po ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at pati na rin po sa Ilocos Norte. Nasa ilalim naman ang signal number 1 ang natitirang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union at pati na rin sa Pangasinan. Kasama rin po dyan itong Nueva Ecija, Aurora at pati na rin ang northeastern portion ng Tarlac. Mga kapuso, asahan din po sa mga nabanggit na lugar ang malakas sa bugso ng hangin na posibleng magdulot ng pinsala. Ang mga signal na yan ay babala po sa lakas ng hangin at may hiwalay na advisory ang PAGASA para naman sa mga matitinding buhos ng ulan. Sa latest heavy rainfall advisory nga po ng PAGASA mula po ngayon hanggang bukas ng hapon, intense to torrential rain. So yan po ay katumbas ng mahigit sa 200 millimeters of rain na posibleng pong ibagsak ng bagyo dito sa Batanes, ganun din sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Heavy to intense naman dito po yan sa may Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Isabela, Occidental Mindoro, ganun din po sa Calamian Islands at pati na rin sa Antique. Katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan naman sa Kalinga, Benguet, Mountain Province, La Union, Pangasinan at pati na rin po sa Negros Occidental. So mapapansin po ninyo, meron po mga lugar dito na hindi naman kasama dun sa wind signal kanina dahil nga kahit po hindi kasama dito sa signals ay posible pa rin po makaranas sa mga matitinding pag-ulan. Huling namataan ang bata ng Super Typhoon Leon sa line 215 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour. At yung pagbugso naman, 230 kilometers per hour. Napakalakas po niyan at kumikilos po ito pan-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Nakikita pa rin ang PAGASA na magla-landfall ito pong Bagyong Leon dito po sa bahagi ng Taiwan. Maaring bukas po yan ng hapon, saka po nito babaybayin itong Taiwan Strait hanggang sa makalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o di kaya naman sa Biyernes po ng umaga. Depende pa rin sa magiging bilis nito. At dahil nga sako pa rin ang tinatawag na Area of Uncertainty, ito po yan, itong bahagi po ng Batanes, hindi pa rin po inaalis yung chance na tumama rin sa Batanes itong Super Bagyong Leon. Kaya doble ingat. Pero mag-landfall man po hindi dito sa Batanes, dapat pa rin po maging handa dahil napakalakas nga po ng bagyo.
May babala ng storm surge o daluyong sa Batanes, ganun din sa ilang bahagi po ng Cagayan. Dahil din sa bagyo, magiging maalon po sa ilang baybayin sa malaking bahagi po ng Luzon. At base naman sa datos po ng Metro Weather, ito pong rainfall data, inaasahan po natin may mga matitinding pag-ulan dito po yan sa Batanes at pati na rin sa Babuyan Islands. Meron din mga pag-ulan sa Ilocos Provinces, ganun din po dito sa Cordillera, La Union, Pangasinan, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Cagayan at ng Isabela. May chance rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganun din dito sa Bicol Region. Posible rin po yung mga malalakas sa pag-ulan kaya doble ingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Dahil naman sa trough o yung extension po ng Bagyong Leon, posible rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Abot din yan sa ilang bahagi po ng Visayas, gaya na lamang po ng Panay, pati na rin po ng Negros Island. Ganun din dito sa may Eastern at sa ilang bahagi po ng Central Visayas. Dito naman sa Mindanao, posible po yung localized thunderstorms, lalong-lalo na pag banda pong hapon at pati na rin po sa gabi. Kasama po dyan ang Caraga, Davao at ganun din itong Northern Mindanao and Sokcharjan. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Pinakakalungkat na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang mga hindi naresolbang kaso na iniugnay sa death squad. Seryoso itong sisiyasatin ayon sa pulisya. Sa kabila ng pagkambyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang inamin, nakatutok si June Veneracion. Bago pa man umalingaw-ngaw ang drug war ng maupo sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan na ang kanya umanong death squad nung mayor pa siya ng Davao City na inimbestigahan pa ng Commission on Human Rights noong 2009. Muli itong naungkat dahil sa pag-aming mismo ni Duterte nang humarap sa investigasyon ng Senado sa umano'y extrajudicial killing ng kanyang drug war. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad dyan, si Senator De La Rosa. Alam ko nagbibiro siya. Diba, binawi rin naman niya later on na hindi police yung DDS. Bukod kay Senador Bato De La Rosa, nasa pagdinig din ang iba pang tulad niya ay naging Davao City Police Director. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Si Retired General Catalino Cuy, hindi nagustuhan ang pag-ugnay sa kanya sa Davao Death Squad o DDS. I mind very much the me being associated with the DDS. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Bagamat binawi ni Duterte ang unang pag-amin na meron siyang death squad, seryoso itong sisiyasatin ng PNP. He mentioned some names at tinutuko po niya yung ibang mga police po that will be used as lead and basis of the PNP to conduct further investigation po. Katunayan, iniutos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na halungkatin ang mga di naresolbang kaso ng pagpatay na iniugnay sa death squad at iba pang grupo. Kung meron man po na madidig up po tayo na mga involvement po ng police, ang sabi po ng ating Chief PNP, katulad ng sinasabi niya, no sacred cow. At kaugnay ng dati ng pinapayo ni Duterte sa mga pulis nung pangulo pa siya, na binanggit niyang muli sa Senado na palabanin ang mga drug suspect para may dahilang patayin sila. We value the human lives, so wala pong pulis na susunod po sa ganito pong utos na bibigyan po ng barilang isang suspect po just to make it appear na nanlaban po ito. It's not the norms and culture po ng PNP organization. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naipadala na sa International Criminal Court ang transcript o mga napag-usapan sa mga pagdinig ng Senado at Quadcom ukol sa Duterte drug war. Ang ilang kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing dahil sa gerang yan, gusto ring dalhin ang kanilang reklamo sa ICC.
Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado, nais daw ni Liore Pasco na mapanagot ito sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak noong giyera kontra droga ni Duterte. Pero hindi na raw siya umaasang mapapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya nais daw niyang umusad na ang mga reklamo nila sa International Criminal Court. Siyempre po dito sa atin, hindi naman talaga siya masasampahan ng kaso dahil marami po siyang kakampi. Marami po siyang dahilan. Kaya nga po, sinusulong po namin na ang ICC po ay papasukin na at para magkaroon din po ng imbestigasyon sa mga biktima, imbestigahan at panagutin at ipakulong. Yun talaga ang sinisigaw ng mga nanay. Mas may kumpiyansa rin daw sa ICC kaysa mga ahensya sa bansa, ang National Union of People's Lawyers na tumutulong sa mga pamilya ng na mga napatay noong giyera kontra droga. Majority ng mga kasong final ay nadidismiss. Paano pa magiging effective yung investigation kung sa ordinaryong policeman who pull the trigger ay hindi na nagpo-prosper yung mga cases? I don't think magkakaroon accountability insofar as the domestic processes are concerned. Pero kung uusad dito sa ICC, isa ring malaking tanong. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi gagawa ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para tumulong sa ICC sa kanilang imbestigasyon sa Duterte drug war dahil hindi raw kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Ganito rin ang posisyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo. Kaya hindi raw dapat makipagtulungan dito ang mga ahensya ng ating gobyerno. We have repeatedly said the ICC has no jurisdiction. Whether sila may maggamit o hindi, wala nga sila jurisdiction. So the ICC is a nonsense, useless entity. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, na isa sa mga naghain ng reklamo kay Duterte sa ICC, pinadala na niya sa ICC ang mga transcript ng pagdinig sa Senado at ng Quadcom na magagamit daw sa paglilitis kalaunan. Minaliit yan ni Panelo. Unang-una, yung mga allegations na nakuha nila dyan sa komite, puro either hearsay or lies or propaganda. Walang value lahat yun. Sabi naman ni Representative Robert A. Barbers, ang lead chairperson ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war, hindi rin daw sila magbibigay ng certification sa mga naturang transcript dahil wala silang kinalaman sa imbestigasyon ng ICC. Pero dati na rin niyang sinabi na maaari naman daw ma-access ng ICC ang impormasyon at finding sa kanilang imbestigasyon sa social media accounts ng Quadcom. Nang hinga ng GMA Integrated News ng reaksyon ng ICC ukol sa mga lumabas na detalye sa imbestigasyon ng Senado at Kamara sa Duterte drug war, sinabi nitong masusi nitong binabantayan ang mga pangyayari sa Pilipinas kaugnay sa sarili nilang pagsisiyasat. Ang imbestigasyon daw ng ICC ay binuo mula sa malawak na sources, kabilang ang impormasyon mula sa international partners, civil society at open source information o yung mga impormasyong bukas sa publiko at hindi nangangailangan ng espesyal na permiso para magamit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Bukod sa putik mula sa baha, dagok din sa mga taga-Libon Albay ang mga pagguhong sumira sa maraming bahay at kalsada. May bahay pa ngang naiba ang pwesto. Problema rin ang pagkain at inuming tubig. At nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, posibleng abuti ng ilang linggo kung hindi buwan ang pagbalik normal ng buhay ng mga taga-Albay gaya ng mga nawala ng bahay dito sa Barangay Borabod sa bayan ng Libon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaranas or nawawalan pa rin sila ng kuryente. Nabagsakan ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok ang halos 30 bahay rito sa Barangay Borabod. Mula himpapawid, kita ang lawak ng gumuhong lupa noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Isang residente ang hinahanap pa rin at pinaniniwala ang patay sa landslide.
si Vilma Rosal, isa sa mga nakaligtas nang lumabas ng bahay para tingnan ang mga pananim noong bagyo. Pagbalik niya, wala na sa dating pwesto ang bahay at dalawang sasakyan na naiusod at natabunan ng pagguho. Eh, sabi ko yung asawa ko nandun. Tapos, salamat po sa Diyos, salamat po sa tao. At nailabas po nila yung... Opo. Ano po, pagkalabas nila, seconds lang daw po. Ayun, andyan na. Ang mga nawala ng tirahan, inilipat na sa relocation site, di kalayuan sa mga nawasak nilang bahay. Di bababa sa tatlong malalawak na landslide ang nakahambalang pa rin sa kalsada papunta sa mga coastal barangay. Ang ilang kalsada, uka na ang lupa sa ilalim. Ang mga lumuluwas papuntang Manila o nagbibitbit ng supply pabalik ng barangay Pantao na pipilitang maghabal-habal. Pero kapag di na kaya ng motor, napipilitan na silang maglakad sa putikan. Ang babaeng ito na galing sa binahang barangay Pantao na datna naming nagpapahinga sa pagitan ng landslide areas kasama ang dalawang anak. Magantay na kami ng piyesta. So, dapat aalis na kami kasi maulan na nga. Hindi na po kami naano kasi yung tubig sa may samik po yung bahay namin hanggang dibdib na. Kansilado na daw po lahat ng biyahe. Binahari ng palengke ng barangay bagat humupa na. Ang iniwan nitong putik, sinimula ng linisin ng mga residente. Sa Bonbon Elementary School naman, malinis na ang maraming silid. Pero puno pa rin ng putik ang mga daanan at sira ang mga computer at mga aklat. Dagsa naman ang mga residente na humihingi ng ayuda sa distribution na ginawa kanina ng Philippine Red Cross. Bagamat nakauwi na ang ilang evacuees, nangangailangan pa rin sila ng pagkain at higit sa lahat, malinis na inuming tubig. Tubig na inumin, yung nirarasyon galing sa libon. Walang mainom na tubig kasi lahat ng puso lubog. Pangit ang lasa, hindi pwede. Vicky, sa huling tala ng Albay Provincial Government ay halos 2,000 pamilya pa rin ang mga nasa evacuation centers. Dito naman sa bayan ng Libon, 3 barangay pa ang isolated dahil sa mga naputol na kalsada. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Para sa mga walang-wala, kahit bangin, tatawirin para makakuha ng ayuda pantawid gutom kasunod ng bagyo. Ang ibang supply naman sa Camarines Sur, sa zip line na ay dinaan dahil hindi madaanan ng ilang kalsada. Nakatutok si Ian Crew. Mga sirang bahagi ng kalsada at ang mga gumuhong lupang ito sa kalsada. Ang dahilan kaya hirap mapasok ang bayan ng Balatan, Camarines Sur matapos dumaan ang bagyong Christine. Dito sa barangay Kabanbanan, naputol na ang daan sa lawak ng landslide matapos ang walang humpay na pag-ulan. Salat na sa pangailangan ang mga residente. Chopper lang daw ng mga sundalo ang nakapaghatid ng relief goods nitong Lunes. Ang mga residenteng papunta o yung mga paalis ng kabayanan kailangan bumaba at umakyat sa bangin para maituloy ang kanilang mga lakad, lalo na ang mga kukuha ng ayuda. Dagdag kalbaryo ito sa mga matatanda na nakayapak pa. Na importante, kailangan namin makatawid. Pero napakahirap po ng pagtawid. Ang hirap, sir. Talaga sobra. Mahirap talaga, kaso talagang tiyaga kami. Kasi po? Kasi kailangan. Kaya sana raw, hindi na makaapekto sa kanila ang bagyong Leon. Naku, sana sa huwag naman ang tumuloy, God. Nang hirap ng transpo. Ang mahal na ng bilihin lalo. Ang... Zip line yung sinasandigan ngayon ng mga residente para itong mga essential goods gaya ng harina, bigas at iba pang produkto ay maihatid nila patungo doon sa kabilang panig. Makikita po natin talagang napakabigat ng sitwasyon dito kung idadaan pa. Dito sa area na ito ay talagang mahihirapan na magtawid ng produkto. Sa gilid ng nawasak na daan, dating nakatirik ang bahay ni na Aling Princess. Sarili lang nila ang nailigtas nila. Bakot sa manugang ko, lumikas na po ako tayo dito at baka yung mga bata nga po, yung mga ano. Kahit wala po kami nadalang mga isang gamit man lang, inilikas po namin mag-asawa yung mga bata. Ningi po sana ako ng tulong kung paano kami makapagsimula. Sa pagdaan ng bagyong Christine, 10 landslides ang naitala sa buong Balatan.
tatlo ang naitalang patay habang tatlo pang sugatan. Kaya sakaling magdulot ng malakas sa ulan ng Bagyong Leon. Kung malakas yung ulan, tigil talaga yung mga ano dito, hindi muna kami magpapadaan kasi delikado pa yung mga landslide na yan, kunting ulan lang talagang magbabagsak. Sinisikap naman ang DPWH na maklir ang kalsada at makagawa ng pansamantalang madaraanan para makadiretso sa kabayanan ng Balatan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz Nakaduto, 24 oras. Ilang araw pa lang nakararanas ng magandang panahon, naka-alerto na naman ang Baguio at iba pang lugar sa Benguet sa posibilidad ng landslide dahil sa pag-uulan. At yan po ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, sa mga oras nga na ito, ramdam na ang epekto ni Bagyong Leon dito sa lungsod ng Baguio. Simula pa kaninang hapon ay na-experience ng pabugso-bugsong pag-uulan. Pabugso-bugsong ulan at hangin na dulot ni Bagyong Leon ang naranasan simula kagabi sa Tuba, Benguet. Bandang alauna ng hapon, makapal na hamog naman ang bumalot sa bayan at maging sa ibang bahagi ng probinsya. Halos mag-zero visibility sa Marcos Highway paakyat sa Baguio City. Naka-alert ang mga residente sa banta ng landslide sa lugar, lalo pa ngayon na ilang araw lang bumuti ang panahon. Siyempre ma'am, nakakatakot. So anytime hindi mo alam, ina-anticipate mo na lang. Pinag-iingat din ang mga motorista sa banta ng rock slide at landslide. Noong nakaraang linggo lang, sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine, may mga naitalang pagguho sa iba't ibang panig ng Cordillera. Yung hangin kagabi malakas. Ayon sa Office of the Civil Defense Cordillera, mahigit 60 pamilya na ang nasa mga evacuation center dahil sa banta ng mga pagguho ng lupa. Mahigit 800 na barangay kasi ang may banta ng landslide base sa report ng Mines and Geosciences Bureau. Actually, lahat ng probinsya meron pong threat advisory dahil nga po doon sa nagdaang pag-uulan din ni Bagyong Christine. Nakaposisyon din ngayon ang mga heavy equipment ng iba't ibang DPWH District Engineering Office para agad makapagsagawa ng clearing operation kung kakailanganin. Vicky, as of 6 PM monitoring ng Office of the Civil Defense Cordillera, passable ang lahat ng major roads sa rehiyon. Samantala, kasabay niyan ay patuloy na pinag-iingat yung mga motorista, especially yung mga paakyat sa lungsod ng Baguio dahil pa rin sa makapal na hamog. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dahil kanselado ang biyahe ng mga fast craft sa Batangas Port, Mindoro. Pinatos na ng mga stranded ang limitadong biyahe ng mga roro sa mga hahabol para sa undas. Magbaon ng mahabang pasensya dahil sa mahabang pila. Nakatutok si Maki Pulido. Di man direktang tinamaan ng Bagyong Leon at walang typhoon signal warning, kanselado ang biyahe ng mga fast craft mula Batangas Port patungong Calapan, Mindoro ngayong araw. Rough seas o matataas daw kasi ang alon ayon sa mga shipping line. Pero lumayag pa rin ang isang fast craft patungong Puerto Galera ngayong hapon. Ang biyahe ng mga fast craft bukas depende sa panahon. Kung mataas pa rin ang mga alon, malamang, sabi ng mga shipping line, kanselado pa rin. Pumaaga po namin silang nasabihan, kaya po is nagpa-rebooking na lang po sila. Marami po kaming rebooking is magiging bukas po, 31. May iba namang masasakyan ng mga pasahero dahil tuloy ang paglayag ng mga ro-ro vessel. Mas kaunti nga lang ang biyahe at may mga delay na. Dahil dyan, mahaba ang pila ng mga sasakyan at truck na sasampa sa mga ro-ro. Si Mario Gonzalez, Lunes ng gabi nagsimulang pumila, ngayong hapon lang niya maisasampa sa ro-ro ang minamanehong truck. Yung iba naman, diretsyo-diretsyohan. Diretsyo sa gate, isang gate, sa main gate. Yung isang gate nung diadaanan, kami nakaparking. Yung iba ho, kababiyahe lang, nakauwi na ulit, nalang doon sa Mindoro na. Sabi ng pasaherong si Grace, kanselado na rin ang biyahe ng mga bangka mula Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Kaya sa halip na diretsyo ang biyahe nila patungong Buwak, Marinduque mula Pinamalayan, nagroro sila hanggang Batangas Port. Mula rito, babiyahe patungong Lucena, Quezon para makasakay ng rorong pabuwak, Marinduque. Sabi ng mga taga Pinamalayan Port is magdiretsyo na kami dito sa Batangas kasi mas safe kapag roro ang sasakyan. Dahil malapit ng undas long weekend, kaya't pa-peak season na. Bukod sa pagkain, magbaon din daw ng mahabang pasensya. Pasensya po, tsaka po magdala po pagkain, tubig. Kasi medyo mahal ang pagkain at tubig dito sa pier.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Naka-red alert status na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil sa bagyong Leon na posibleng maka-apekto ng hanggang 5 milyong tao. Nakatutok si Mariz Umali. May pagtaas na ng level ng tubig sa Quirino, Ilocos Sur, kaya hindi na madaanan ng anumang klase ng sasakyan ang spillway. Kahapon, sinimulan ang paglilikas sa Lipas City, Batangas para sa mga nakatira malapit sa Taal Lake. Nagpapakawala rin ng tubig ang tatlong dam sa Hilagang Luzon. Ang mga epekto ng bagyo, naranasan hindi pa man tuluyang nakakabangon ng marami sa pananalasa ng bagyong Christine. Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin ng mabuti. Possible overflow of streams and creeks, no? Which may cause flooding in adjacent areas due to rainwater. Posible po yung rough seas. Medyo malawak talaga ito from Batanes to down south, no? South of eastern Luzon hanggang Catanduanes ito. May tropical cyclone wind signal tayo. So ganun kalawak siya. Hanggang 5 milyong tao ang maaaring maapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Metro Manila, Northern Mindanao at Davao Region. Kaya itinaas na ng Office of Civil Defense ang red alert status sa kanilang ahensya. Ang DILG nag-issue na ng 2 memorandum para sa mahigpit na pagpapatupad ng forced evacuation protocols bilang paghahanda sa posibleng matinding pinsalang idulot ng pananalasa ng Super Typhoon Leon. Naka-red alert status din ang sandatahang lakas ng Pilipinas para tumulong sa paglilikas at pag-rescue kung kailangan. All of our units have a total deployed assets. We have 96 land assets, SRR teams, and about 24 rubber boats and rotary aircrafts in the area. Nakahanda rin ang mga food packs at iba pang tulong para sa mga apektado ng bagyo ayon sa DSWD. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Nag-iwan ng malaking pinsala ang bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng Quezon. May mga nawalan pa ng tirahan sa bayan ng Catanawan at San Francisco, kaya pinuntahan sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng tulong. Dahil sa umapaw na ilog dulot ng bagyong Christine, gumuho ang malaking bahagi ng lupa sa Barangay Butangyad sa San Francisco sa Quezon kung saan nakatayo ang bahay ng ilang residente. Ngayon, hindi na sila makakadaan sa laki ng naging ilog. Di mapipilitan na doon talaga sila duman kahit malayo-layo sa taas. Kasabay niyan ang pagguho ng mundo ni Thelma nang tangayin ng baha ang kanyang bahay. Damay rin pati ang bahay ng kanyang anak na si Richard. Umapa po, tapos nabutas po isa ng utay-utay, tapos biglang guho ng lupa. Utay-utay po napasama yung aming bahay. Agang balintungan po dyan sa tubig. Sumabog siya dito, din nadala na yung bahay namin. Muntik pa nga ako mahulog eh. Sa kabila ng suliranin, ang mag-ina nagpapasalamat na nakaligtas silang pamilya. Sa Barangay Kawayanin, ibaba sa Catanawan naman, hile-hilerang palay na ang ibinilad ng mga magsasaka matapos malubog sa baha ang mga ani. Naisalba po namin yung tiniracer, kaso po basang-basa. Dimig ng basa ng ulan. Talagang inabot na po kami sa gitna. Dahil sa bagsik ng bagyong Christine, napinsala ang kabahayan at hanap buhay ng mga residente sa Quezon. Bilang tulong, naghatid ang GMA Kapuso Foundation ng relief goods para sa mahigit 5,000 individual. Salamat po talaga ng marami. Hindi po namin so katakalain na marating kayo ay. Sa mga nais tumulong, tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Para naman sa cash donation, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Bukod sa mga nag-aayos ng puntod, maraming naghabol na maglibing sa mga sementeryo bago ang undas. Ang ilang kalsada, isinara na rin. Kaya paalala po sa mga bibisita sa sementeryo, planuhin din ang inyong ruta. Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar.
Dahil hanggang ngayong araw na lang pwedeng magpintura sa nicho sa Pasay Public Cemetery, marami na naghahabol para linisin at ayusin ang puntod ng kanilang mga yumao. Ngayon ako nabakante sa trabaho. Kalalabas ko lang sa duty, hindi, meretso na ako rito. Huling araw na rin para sa libing, kaya sunod-sunod ang dating ng maghihimlay ng yumao bago ito muling payagan sa November 3. Mahigpit na rin ang pagbabantay sa himlayang Palanyag sa Parañaque dahil unti-unti nang dumadagsa ang mga tao. Sa gate pa lang, hinaharang na mga lighter at gamit pang pintura. Pwede ang posporo pero limitado lang ang laman. Kasama sa palaging paalala ng mga local government unit na kasama dapat sa pinaplano ninyo ay yung ruta ninyo papunta sa sementeryo. Para hindi kayo maabala, baka mabulaga kayo ng mga biglaang road closures at saka yung mga rerouting. Halimbawa, sa Manila South Cemetery, simula bukas 12:01 ng umaga hanggang 12 midnight ng Sabado, November 2, may mga parte ng Kalayaan Avenue, South Avenue, Vito Cruz Extension at Pililla Street ang isasara para magamit ng mga pedestrian. Sa social media page ng Manila South Cemetery makikita ang nakalatag na vehicle rerouting at designated parking. Sa Manila North Cemetery naman, simula pa kaninang 12:01 ng umaga, nakasara na ang 6 na kalsada sa vicinity ng sementeryo. May road closure din sa kalapit lang na La Loma Cemetery at Chinese Cemetery. Makikita sa Manila Public Information Office page ang vehicle rerouting. Sa mga lalawigan, may mga maaga na ring dumalaw sa mga yumao gaya ng mga taga Noveleta, Cavite at Lawag, Ilocos Norte na tuloy ang paglilinis ng puntod kahit na maulan. Sa mga pangunahing terminal naman sa Coronadal at General Santos City, nagkasanang on-the-spot drug testing. Sa Dangwa sa Maynila, dagsan na rin ang mga mamimili ng bulaklak. May mga dumayo at lumuwas ng maaga para makamura. May ilang bulaklak na nagmahal ng 20 pesos dahil bumagyo. May ilan naman na mas bumaba pa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Ibinaba pa ng COMELEC ang threshold sa pag-shade ng balota sa eleksyon 2025. Ibig sabihin po niyan, basta't umabot sa 15% ng kabuang bilog, ang ishade ninyo sa balota ay babasahin pa rin ng makina ang inyong mga boto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang automated elections na ring tinuturuan ang mga botante sa tamang pag-shade ng balota. Sa mga nakaraang eleksyon kasi, kung kulang ang pagkakashade, posibleng hindi mabasa ng makina at hindi mabilang ang boto. Pero para sa eleksyon 2025, inaprubahan na ng COMELEC and Bank na iset ang mga makina na basahin ang mga bilog kahit na 15% shaded lang. Ibig sabihin, bibilangin na ang botong yan. Kung ano yung kagustuhan ng botante, yun dapat ang masusunod. Dahil sa ating palagay, kung yung mismong tuldok na yan ay nabibilang, hindi na po magkakaroon ng duda pa yung mga ibang kandidato na hindi mapapala rin para po sila ay mag-file ng protest. Dati po kasi umabot tayo sa 50% noong 2022 election, 25% ang ating pong threshold. Hindi naman mahirap maabot ang 15% dahil sa kalidad ng papel at shading pen na gagamitin. Bagamat lalong dapat maging maingat. Yung mismong pagkakatuldok pa lang na gano'n, 20%, eh, kasi kumakalat yung inke. Pero sana po, ang pakiusap natin, i-accomplish naman po ng mga kababayan natin, yung kabuuan ng bilog. Paalala ng COMELEC, para huwag magkamali sa inyong isa-shade sa balota, maghanda na ng listahan ng ibuboto. Ang last batch ng mga makinang magbabasa ng balota, nakasakay na sa truck papunta sa Busan Port sa Korea para i-deliver sa Pilipinas. Inaasahan ng COMELEC na mai-deliver lahat ng makinang gagamitin sa eleksyon sa Nobyembre, mas maaga ng isang buwan sa napagkasunduan. Nakatakda namang hilingi ng COMELEC sa Tarlac Regional Trial Court na mailipat sa Metro Manila ang pagdinig sa kasong material misrepresentation na isinampan nila laban kay dismissed Banban Mayor Alice Guo para matiyak ang seguridad ng mga witness at iba pang dadalo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Oras. Handa na rin bumangon sa Palabang GMA Prime ang character ni Bea Alonzo sa Widow's War. Intense kung intense man on cam, kabaliktaran naman yan off cam dahil sa nabuong friendship sa set. Makichika kay Nelson Canlas. Bu-
bukod sa kabi-kabilang patayan sa Palacios Estate. You're back, Sam. Mas lalong nag-alab ang kagustuhan ni Sam played by Bea Alonso na makaalis sa poder ng biyanang si Aurora na ginagampana naman ni Jean Garcia. May gusto ka bang aminin sa amin, Mama Aurora? Si Aurora kasi pinaghihinala ang other woman ng yumaong ama ni Sam. Si Mama Aurora ang lover ni Papa. Dahil sa mga pinagdaanan ng paghihirap. Sobra-sobra ng pagdurusa namin ng pamilya ko sa kamay ng mga Palacios. Pero babangon ako. Level up na Sam ang ipinasilip sa teaser ng Widow's War. Hindi raw naging mahirap ang pag-shoot nito para kay Bea, lalo pat ibang paglaban na ang ginagawa niya sa serye. Just like the show, it's always fierce, it's always exciting and thrilling. Itutulak mo yung nanay ko, papatayin mo siya! Nang bisitahin nga namin ang set ng serye sa Taytay Rizal, kitang-kita kung gaano katindi ang mga eksena. Pero kapag tumigil na ang pagrolyo ng kamera, light moments gaya ng kwentuhan at tawanan ang nangyayari, hindi raw maikakaila na nakabuo na sila ng pamilya sa cast ng Widow's War. We really developed friendships here on set na. Komportable na talaga kami sa isa't isa. Na on screen, we hate on each other, pero kapag off screen, we love each other. Ito rin daw siguro ang sekreto kung bakit maganda ang rapport nila sa mga eksena. Nagpapasalamat din si Carla Abellana sa hindi pagbitiw ng Kapuso viewers. Marami po silang mga twists na hindi pa napapanood. So yung clamor naman ng mga fans po, viewers, nagagrant naman po yun. Tumatakbo pa rin po ang Widow's War, extended po kami, matagal-tagal pa po nila kaming mapapanood. At para mas patindihin pa ang matindi ng kwento, nagbigay ng clue si Jean Garcia without spoiling the surprise. Alam ko marami pang papasok kasi tuloy-tuloy lang ang oo. Yes, at pinagdadasal pa rin namin at hinihintay pa rin namin na sana po talaga na hindi po bibitiw ang audience natin kasi marami pang pasabog. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron siyang death squad, may dapat ba siyang panagutan sa batas? At posible ba yan? Ang paliwanag ng ilang legal expert at sagot ng dati niyang presidential spokesperson sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa Senado, kaugnay na madugong drug war ng kanyang administrasyon, tinukoy niya ang kanya umanong death squad ng alkalde siya ng Davao City. I can make the confession now if you want. Una, Mr. Chief. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Bukod dyan, inamin niyang binuyo niya ang mga polis na udyukan ang mga sospek para manlaban nang sila ay mapatay. Kanina sinabi niyo na in-encourage niyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing yes. Nanlaban. Correct. Matapos ito, may mga nagbabalak na magsampa ng kasong kriminal laban sa dating Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Chu ng UP College of Law at head ng International Criminal Law Program, hindi sapat na ebidensya ang mga pahayag lamang ng Pangulo. Kailangan may tiyak o specific na biktima na may tatali sa sinabi niya. Pwede siyang murder if you can find actually a victim, no, a body, malilink mo yung body na yun sa death squad na yun. And you can link the death squad to the former president and you can prove that he in fact had constituted the death squad, then yes. Pero ang dami-dami mong kailangang ipakita. Pero sabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa, ang PNP mismo ang susi dito. Kasi kung sasabihin nung lieutenant, utos ho nung kapitan, sabi nung kapitan, yung utos na yan, galing kay General. Yung General sabi, galing yan kay Presidente, di umabot. But you have to connect it to particular killings. Hindi na ganun kahirap kasi sa totoo lang, alam naman ng PNP kung sino yung mga pumatay eh, di ba? Alam naman ng PNP sa totoo lang sa kanilang record kung legitimate na nanlaban o kaya
talagang rub out lang. Kaya kung gusto nila. Ang isa pang issue, kulang ang mga detaling sinabi ni Duterte gaya ng sa sinasabing death squad. At sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad nyo? Fight crime. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, I was about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. Ibig sabihin din, mahigit 30 taon na ang nakalilipas, lagpas na sa prescription period para sa kasong murder. Halimbawa, ang prescription period ang taning para sa pagsasampa ng kaso sa korte. Pero ayon kay Attorney Chu, prescribed yon kasi 20 years lang yung prescriptive period. Gayunpaman, maaaring sapat raw ito para sa reklamong paglabag sa Republic Act 9851 o lokal na bersyon ng Crimes Against Humanity. Murder pa rin pero hindi siya murder yung offense. Crimes Against Humanity yung crime. Kung babawiin naman ni Duterte ang mga sinabi niya, pwedeng makasuhan siya ng perjury dahil ang mga sinabi niya ginawa under oath o pinanumpaan niya. So ibig sabihin, nagsinungaling siya under oath. So that's a different case, perjury. Nag-oath siya eh. So, hindi naman dapat nagjo-joke sa Senate hearing. So, kung press conference yun, posible pang may lusot. Pero ayon sa dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Salvador Pinelo, wala naman daw inaamin ng Pangulo. Tingnan mo lang yung sabi niya, oh, meron akong death squad. Abay, oh, meron, may admission. Hindi, pakinggan yung maigis sinasabi niya. Yung mga kriminal nagpapatayan. So, in that sense, meron siyang death squad kasi salit na yung mga pulis ang pumatay sa kanila, sila na mismo nagpapatayan. O kaya kung may death squad ako, yun ang aking death squad. Oh, seven but, members, mga negosyante na oh. That is not my creation. That is the result of them fighting each other. At hindi raw krimen ang pang-udyok sa mga pulis na buyuin ang mga suspect na manlaban. Even assuming that true, it's not a crime. Okay. Kailan ba naging crime yung criminal ka? Sabihin ko sa'yo, o sige, barilin mo ko para mapatay din kita. Is that a crime? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 56 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.